Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. At mag-update naman po tayo. 1 peso coin po ang ating pag-uusapan ngayon. And specifically itong taong 2009. Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam ay meron pong dalawang uri itong year 2009. Kaya alamin po natin kung meron na bang semi-hard to find, hard to find, or common lang ba ang dalawang ano po, ang mint year na ito, itong dalawang uri sa mint year na ito. So yan guys, at i-review na rin po natin ang overs, ang reverse, at ang counting features ng year 2009 na 1 peso BSP series. So ito ba ay may mataas na collector's value, mababa na ba ang percentage ng barya nito, at magkano na ba ang kasalukuyang price appraisal nito sa numista. So yan po ang ating malalaman sa video na ito. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po ay meron na naman po tayong barya. And 1 peso coin po ang ating pag-uusapan ngayon. At ito po ay under po sa BSP series. Ayan, maganda pa yung isang nahunt natin. So year 2009 po ito. Ayan guys, meron nga pong dalawang uri ang year 2009. Meron po dito reverse 1 at reverse 2. Ayan, so pag reverse, ayan po ay sa likuran. So dito natin sa likod malalaman ang kaibahan po ng bawat variety. So ayan guys, kung mapansin nyo po, and meron po yung kaibahan. So sa mga bago pa po sa coin collecting, ito po ang reverse 1 at ito naman po ang reverse 2. So sa reverse 1 po ay maliliit po ang 1993, pero may pagka makapal po ang pagkasulat, so medyo bolder po. Yun guys. At yung kanyang cogwheel ay medyo maliliit lang po ang ipin. Dito naman po sa reverse 2, yan maliit din po ang pagkasulat ng 1993, at medyo maliit din po ang ipin ng cogwheel, pero maninipis po. Yan, maliliit na maninipis po ang 1993. So yan po ang pinakamadaling palatandaan po guys. Ito, bolder po ang sa reverse 1, while dito sa ano po 1993 sa reverse 2 ay manipis po ang pagkasulat. Pati na rin po dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan guys ang pagkakaiba nitong reverse 1 at reverse 2. At maya-maya ay malalaman po natin kung alin ba sa dalawang ito ang may mas mataas po na collector's value. Yan guys, so i-review po muna natin ang reverse at overs po ng baryang ito. So unahin natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. So dito po sa kanyang overs ay naka-highlight po ang portrait ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Yan, facing right. At katapat po ng kanyang portrait, makikita natin ang 1 peso na denomination. Sa ilalim po ng denomination, makikita natin ang pangalan ni Dr. Jose Rizal. Yan, nakaukit. At dito po sa pinaka-bottom ay makikita naman po natin dito, nakasulat po ang year 2009. Yan, ito po ang taon or year of mintage. Dito naman po sa ilalim ng shoulder ni Dr. Jose Rizal, yan, makikita natin dito ang mint mark. Yan guys, medyo maliit lang po. At dito po sa gilid, nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs or dito po sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse. So dito naman po sa reverse guys ay naka-feature po, naka-highlight ang dating silyo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan, dito sa ilalim makikita natin ang 1993. Yan, ito po ang taon na na-establish po ang BSP. So hindi po ito ang year of mintage. At dito naman po sa gilid, nakasulat po ng paikot, makikita natin ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito po sa loob, ayan, makikita natin ang inner circle. Yan, sa loob po ng inner circle, yan, makikita natin ito po yung sinasabi ko po na cogwheel. Itong gear po, ito po ang tinatawag na cogwheel. At sa loob po ng cogwheel, yan, dito po sa upper portion, makikita natin ang araw at bundok. At sa ilalim naman po na portion,
ay makikita natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw at tatlong bituin. So yan po ang napakaloob dito po sa kanyang reverse at dito po sa kanyang overs. At ang bariyang ito po sa series na ito po sa year 2009, yan ito po ay magnetic. Yan guys, ito po ay dumidikit sa magnet sapagkat ito po ay gawa sa nickel plated steel. And sa mga hindi pa po nakakaalam, eh meron pong dalawang uri itong 1 peso BSP series natin. Meron pong magnetic at meron pong non-magnetic. So nauna po yung mga non-magnetic from 1995 po hanggang sa taong 2003. Yun po ay non-magnetic. And then same year po, sa year 2003 naman hanggang sa year 2017, yun naman po ay mga magnetic. So itong year 2009 po, yan ito po ay magnetic. Itong dalawang uri po, ang reverse 1 at reverse 2 po na year 2009, sila po ay mga magnetic. Yan, marami po tayo ditong mga year 2009. Lahat po ito guys ay magnetic. Yan. Yan guys. So may dalawang uri nga po ang BSP series natin. So wala po tayong masample dito na ano, non-magnetic. Basta sa year 1995 to 2003, yun po ay non-magnetic. Yan guys, year 2009 po lahat ito. Yan. At dito po natin sa likod makikita natin ang kaibahan. Yan, sa reverse 1 at reverse 2. Yan ito guys, reverse 2 and reverse 2. Ito parang reverse 1. Ayan. Ayan, medyo magkapareho lang po kasi sila. Ayan guys, ito reverse 1, ito reverse 2, ito naman reverse 1, ito reverse 1, reverse 1 at reverse 1. So mas marami po yung reverse 1. Kaya i-check natin guys sa Numista kung alin ba sa dalawang ito ang mas mababa po ang percentage at alin ba ang may mas mataas na price appraisal. So yan guys, nandito tayo sa magnetic. Yan, so sa magnetic, ayan, years 2003 hanggang 2017 nga po. Yan, ito po ay gawa sa nickel plated steel ang kanyang composition. Yan guys, nandito po ang kanyang overs, ang kanyang reverse. So i-check nyo lamang po dito sa Numista sa mga baguhan pa lamang dyan sa coin collecting. Yan. So mapunta na po tayo dito sa ano guys, year 2009, but before that, ito guys yung pagkakaiba po ng reverse die type varieties. Ayan guys, i-check nyo po dito, reverse 1, reverse die 2, reverse die 3. Ayan guys, so punta tayo sa year 2009. Ayan guys, so kung mapapansin nyo po, 2008 2009 2009 2010. So meron pong dalawang varieties po sa year 2009. At yung first variety po, ang reverse 1 o bold letters reverse 1, ang kanyang kasalukuyang percentage po ay 14%. So medyo mataas pa po. At dito po sa kanyang price appraisal, dito sa good condition, 5.50 pesos. Sa very fine, extra fine at sa almost uncirculated the condition, 13 pesos po. At dito naman po sa uncirculated, 14 pesos po ang kanyang kasalukuyang price appraisal. So yan guys, sa reverse 1. At let us proceed dito naman sa reverse 2. Yan, dito naman po sa reverse 2 na year 2009 ay 5% naman po ang kanyang kasalukuyang percentage. So medyo mas mababa po siya compared po sa reverse 1. And pansin nyo po dito sa kanyang price appraisal, medyo mas mataas po siya guys. Yan. So meron siya dito apat na price appraisal. Sa kanyang very fine condition ay 10 pesos. Sa extra fine, 21 pesos. Sa almost uncirculated ay 31 pesos. At dito po sa pinakamataas, sa pinakamaganda po, sa kanyang uncirculated na condition ay 62 pesos po ang kanyang kasalukuyang price appraisal. So yan guys, mas mataas po ang price appraisal nitong reverse 2 at mas mababa po ang kanyang percentage. So yan, mas mababa pala, mas mataas po ang ano,
price appraisal nitong reverse 2, mas mababa po ang kanyang percentage. So ayan guys, pag meron po kayong year 2009, eh check nyo po, hanapin nyo po yung reverse 2. So pagkat as of the moment, yun po ang semi hard to find. Or ano, sabihin natin na medyo semi hard to find. Kasi ano, overall, itong year 2009 po ay madalas pa po nakikita sa circulation. So hindi pa po natin masasabi na ito po talaga ay semi hard to find, maging yung reverse 1 o reverse 2. But at least nakita natin na may presyo na rin po itong mint year na ito. So yan lamang guys ang ating update dito sa year 2009 na 1 peso BSP series. May dalawang uri nga po, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.